narito na ang best newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombon Network News. And the KBP Golden Dove for best radio newscast Metro Manila goes to Bombon DWSM Star FM Operator. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ng Martes, Oktubre 15 na 2019 sa ulo ng ating mga balita. Kampanya na Vice President Robredo at dating Senador Bongbo Marcos magdamag na nagsagawa ng prayer vigil bago anyasang paglalabas ng manisyon ng kanilang mga election protest ngayong araw. Investigasyon sa tinaguriang mga ninja cops ng mga pulis. Nagpapatuloy itong si PNP Chief Albayaldi, maaari pa rin daw kasuhan kahit siya ibumaba na sa pwesto. Isa namang Saudi Arabian national kasama ang isang Pinoy arestado din naman sa issue ng panggagasa doon sa Baguio City. Apat ang patay ni nilalang mga holdupper matapos daw manlaban doon po naman sa Quezon City. Tatlo ang patay, kabilang dalawang bata, apat pa mga sugatan sa nangyaring banggaan naman sa may bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Mga heavy equipments naman sinunog ng mga rebelde. Magitatlong po mga radio stations na illegal daw na nagsasagawa ng operasyon ipinasara ng National Telecommunications Commission doon naman sa may bahagi ng Region 11. Sa international news, President Trump pinapupunta sa Turkey si Vice President Pence upang hilingin na itigil ang opensiba sa border ng Syria. Nagpatawid ang mabigat na sanction sa Turkey. Sa sports balita naman mga kaibigan, ang Pinoy World Champion sa gymnastics na si Carlos Yulo pabalik na sa Pilipinas mula naman sa matagumpay na laban sa Germany. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati, niyo pa rin anchorman si Bomil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Makikumusta muna tayo dyan sa harapan ng Supreme Court, mga kaibigan. Nag-camp out, magdamag po na nagsagawa ng prayer vigil yung ilang mga supporters ni si Vice President Lenny Robredo at dating Senador Bongbong Marcos. Pero hindi lamang yung lugar dyan sa Quezon, o sa may lugar ng Supreme Court, maging sa ilang lugar dyan sa bahagi ng Cabarini Sur, dyan sa iba pang lugar sa Kabisayan, kognay pa rin ang inasang ibababang desisyon mamaya ng Presidential Electoral Tribunal, may kinalaman pa rin sa election protests. May detalye si Bongbong Dennis Samito. Binantayan ng Manila Police District ang aktibidad ng iba't ibang grupo sa harapan ng Supreme Court grounds. Nagpalipas kasi doon ang magdamag ang supporters ni Vice President Lenny Robredo at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa inaabangang desisyon sa election protest na nakabinbin pa rin sa Presidential Electoral Tribunal. Layunin ng pagbabantay na may iwasan daw yung posibleng sigalot sa pagitan ng dalawang panig. Nagtayo pa kasi ng mga tent at inupahan ng ilang supporters ang magkabilang mga kagamitan dito. May mga naglatag ng banig hanggang Top Avenue, Bombo Elmar. Yung naging presensya nitong mga supporters ng dalawang panig. Meron din mga grupo sa may parte na ng Maria Orosa Street o dito na sa may area ng Court of Appeals. Naging sarado rin sa mga motorista yung ilang parte ng lansangan dahil nga dito sa dami ng mga nakikibahagi sa aktibidad. Naasahan mamayang hapon ilalabas na ng Korte Suprema na siya ring tumatayong Presidential Electoral Tribunal ang resulta ng election protest ng panig ni Marcos. At kaugnay niyan ay inaasahan din ng dalawang panig ang kanilang mga susunod na hakbang nakadepende doon sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney George Garcia sa interview ng Bombo Radio. Isa para sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Kami naman po tatanggapin namin. At least po makakaipag-isip pa kami ng iba pang remedyo na naayon sa ating patakaran o regulasyon. Pero paano po kung sabihin naman po nila na, oh, tama kayo. Kahit paano po, nakikilos na po yung kaso at baka po sakali na hopefully matapos na yung kaso. Yan ang ilan lamang sa naging pahayag pa nitong si Attorney Garcia. Pero para sa panig ni Vice President Robredo ay sinasabi ni Attorney Romulo Makalintal na hindi pa rito talaga magtatapos yung mismong takbo ng usapin dahil nag-uumpisa pa lamang, Bombo Elmar, mga kabombo, ang kumbaga barometro ng pagsisimula ng mas malalim pa na pag-aaral at pagsusuri dito sa kaso ng reklamo ni dating Senador Marcos
ang magiging hakbang mamaya ng Korte Suprema. Narito naman ang tinig ni Attorney Romulo Makalintal. Napakadami ng spekulasyon kung ano ang nangyari do sa nasabing revision na reports. Kasi hindi pa ho naman matatapos ang protestang ito. Nagsisimula pa lamang. Alalahanin ninyo na halos 30 probinsya ang pinrotesta ni Mr. Marcos. Yan ang bahagi naman ang naging pahayag ng abogado ni Vice President Robredo na si Attorney Makalintal. So both parties, in-expect nila siyempre napapanig sa kanila yung desisyon ng Presidential Electoral Tribunal. So wait and see hanggang mamayang hapon, Bombo Elmar. Pero yun nga lang, hindi pa ito yung pinal na tuldok doon sa naturang usapin. Ibig sabihin, pwede pa rin maghain ng motion, petisyon at iba pang mga hakbang ang magkabilang panig. So, ibig sabihin, maaari pa rin talagang tumagal yung pagdinig dito sa kasong ito. Bombo Elmar? Ang masakla pa dyan, ano? May gitna 3 taon, Bombo Dennis. Sabi nga, nagsisimula pa lamang yung puspusan dyan. Dahil sa kung sakali naman, ibubuksan pa lamang. Diyan pa lang mag-recount pa lang. So, ganun katindi ang kaso sa ating bansa, Bombo Dennis. Ano? Ito, ganun mga, na nga. Yung kaso dati na inihain ni Vice Presidential Candidate, ngayon ay Congresswoman Lauren Legarda, tumagal yun ng hanggang 6 na taon, Bombo Elmar, laban tapos kay dating Vice President Noli De Castro. So, well, hindi malayong halos kahawig yung magiging sitwasyon dahil nga sa dami, 30 na mga lugar yung kabilang doon sa protesta. So, yung mamaya, initial pa lamang yun. At siguro, hinga natin kung may pag-chance, baka maglabas ng time frame naman yung Presidential Electoral Tribunal kung gaano pa uusad yung naturang kaso na nakabinbin sa kanila, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 7 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Manako muna tayo mga kaibigan dyan sa Commerce Resort sa Naga City, ang Company Vice President Robredo. Paano nag-aabang dyan yung kanyang mga kababayan? Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Naga. Umaasa ngayon ang Company Vice President Leni Robredo na magtatapos na ngayong araw ang issue sa electoral protest na isinampa ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Robredo. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Camarinesur 3rd District Representative Gabriel Bordado, sinabi nitong umaasa silang ibabasura na ang kaso ng Presidential Electoral Tribunal o PET, lalo na kung wala namang nakitang anomalya sa resulta ng naturang protesta. Buo rin ang paniniwala ng mga taga-suporta ni Robredo na ito pa rin ang panalo sa ginawang recount at walang nangyaring dayaan sa vice presidential race noong 2016 election. Nagpapakasi po kami dito, dari mga ibang sektores ng komunidad. Panganib po ma-resolver na ang kaso. Tinig ni Congressman Gabriel Bordado. Samantala, nanawagan naman si Naga City Vice Mayor Nene Diasis sa Supreme Court na kilalanin at irespeto ang boto ng publiko. Ayon sa Vice Alcalde, tuloy-tuloy ang kanilang pagsuporta sa Vice Presidente dahil para sa lahat ng Bicolano, si Robredo ang totoong nanalo sa Vice Presidential Race. Subod kita na si Bibi Leni talaga ang nanggana, asin siya talaga ang tunay na Vice Presidente na pagpapahalagahan talang si sa tuyang boses na itinautak ka itong eleksyon. Ang tinig ni Vice Mayor Nene Diasis. Kung maaalala, 5 oras ang ginawang solidarity gathering ng mga taga-suporta ni Robredo kahapon bilang bahagi umano ng pagsalubong sa resulta ng naturang electoral protest. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Jessa Luna, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita tayo mga kaibigan, magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa tinaguriang mga 13 mga ninja cops, mga opisyal ng pulis na nasangkot noon. At ito yung sa kabila ng pag-resign na o maagang pag-leave o terminal leave nitong si PNP Chief Albayalde. At ang naturang mga balita naman, iba pang mga detalye mula kay Bombo Analyst Soberano mula sa Campo Corame.
Kahit bumaba na sa pwesto si PNP Chief Police General Oscar Albayalde, miyembro pa rin ito ng PNP hanggang sa magretiro ito sa serbisyo sa darating na November 8, 2019. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banac, maaari pa rin masampahan ng administrative case si Albayalde dahil nasa serbisyo pa ito. Ayon kay Banac, sa ngayon nagpapatuloy ang investigasyon ng DILG kaugnay sa Ninja Cops na nanguna sa maanomalyang Pampanga drug raid noong 2013. Sa darating na October 18, isusumite na ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang resulta ng kanilang investigasyon hinggil sa Ninja Cops kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Banac, nakaantabay din sila sa resulta ng nasabing investigasyon dahil ito ang magiging basehan sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot, kabilang na si Albayalde. Ang tinig ni Brigadier General Bernard Banac, ang tagapagsalita ng PNP. Well, sa ngayon, patuloy ang investigasyon na isinasagawa ng Department of Interior and Local Government at kabilang nga riyan si General Albayalde sa niimbestigahan ng DILG na siyang magiging basihan din naman ng ating Pangulo sa kanyang desisyon at pagpili ng bagong chief PNP. Habang siya po ay kabilang pa rin sa PNP or member pa rin siya ng PNP, ay sakop pa rin siya ng administrative proceedings ng... Samantala, hinimok naman ni OIC-PNP Chief Lieutenant General Archie Gamboa ang lahat ng police personnel na ituloy ang pagtatrabaho at huwag magpapaapekto sa mga kontrobersiya, lalo na ang isyong kinakaharap ni General Albayalde. Epektibo kahapon, bumaba sa kanyang pwesto si Albayalde matapos madawit sa Ninja Cops na nagre-recycle ng mga illegal na droga. Nananawagan naman si Gamboa sa mga police, balewalain ang ingay ng kontrobersiya, gawin lamang ang kanilang mandato. Binigyan din ito kahit ngayon ay nasa transition at pansamantala lang ang pamumuno niya, nais niyang maging maayos ang lahat hanggang sa makapili na ng susunod na PNP chief si Pangulong Duterte. Ayon kay Gamboa, kinausap na siya ni Pangulong Duterte at pinatitiyak sa kanya na ipagpatuloy ang mga kampanya ng PNP, kasama na dito ang pinalakas na anti-criminality campaign, illegal drug operation, internal security operation, internal cleansing at kampanya laban sa korupsyon. Si Gamboa ay isa sa mga tinaguriang Davao Cops at mista ni Albayalde na miyembro ng PMA class of 1986. Bilang isang OIC, limitado lamang ang magagawa ni Gamboa. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Magibigan oras sa buong Pilipinas ay 13 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Ibinulgar naman ni Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Dante Jimenez sa mga ahensya ng gobyerno na may labis daw ang korupsyon. Kinabibilangan ito ng Department of Health o DOH, ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon pa kay Chairman Jimenez, nangunguna raw ang DOH na sinusundan ng National Housing Authority, NHA, at sinusundan din nga rito ng iba pang mga ahensya, katulad lamang ng mga reklamo rin natatanggap nila mula sa mga local government units, sumalit nilinaw nila na hindi naman nila sakop pa na imbestigahan naman ang mga ito na inireklamo sa mga LGUs. Bombo Police Report. Police Report. Bombo Police Report. Bombo Police Report. Istabay muna ang Bombo Radio Baguio. Samantala muna, maki-update muna tayo mga kaibigan sa ginanap naman na kampanya no, laban sa polio na sinasabi nga may outbreak dito sa Pilipinas. Itong lugar ng Lanao na naging sentro din kahapon ng Department of Health ay meron pang tatlong mga bata raw na nakita ng sentuma ng polio. At may follow-up dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nadagdagan pa ng tatlong bata ang naisugod sa may pakpak hospital nang pinaghinalaang nahawaan ng mga sintoma ng sakit na polio sa Lanao del Sur. Natuklasan ang panibagong suspected cases nang inilunsad ang kick-off ng oral vaccination kontra polio kung saan pinangunahan ni Department of Health Secretary Francisco Duque III at ilang opisyal mula United Nations Children's Fund o UNICEF sa Marawi City. Inihayag sa bumuradyo ni Lanao del Sur Provincial Health Officer Dr. Alinader Minalang na nasabing mga bata ay lahat nakuna na mga
mga laboratory test upang alamin kung totoong mayroong koneksyon na nahawaan sila ng sakit na polio. Kaugnay nito, inatasan sila ni Duque na isagawa ang house-to-house anti-polio vaccination sa buong probinsya ng Lanao del Sur. Magugulitang naitala ang pinakaunang kaso ng polio sa Lanao del Sur noong nakaraang mga buwan nang bigla itong bumalik matapos ang 19 na taon na pagkapuksa sa buong bansa. Isa lang po yung ating confirmed case. Yun po yung nauna na galing sa Marugong, Lanao del Sur. So bali, mayroon tayong mga inobserbahan na mga bata mayroong na-admit sa May Pakpak Medical Center na may sintomas ng panihina na yun ang tinatawag natin na acute black seed paralysis. Uh-oh. Pero hindi po nangangahulugan na polio yung mga kaso nila. Ang tinig ni Lanao del Sur Provincial Health Officer Dr. Alinadir Minalang. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, patay ang 4 na ninalang ng mga holdaper matapos naman laban umano sa mga kapulisan sa lugar ng Payatas Road sa Batasan sa Quezon City. Una rito ay mabilis na respondihan ng mga pulis ang tawag sa kanila na may nangyari daw na holdapan sa isang gasolinahan. Agad namang natunton ng mga pulis ang kinaroroonan ng mga suspects, subalit agad daw silang pinaputukan at nitong nakalipas na madaling araw lamang yan. Patuloy pang inaram ng mabuti ng mga kagawad ng Quezon City Police District ang pagkakilanlan naman na napatay na 4 na mga suspects. Isang bagay ng Maguindanao naman ay binulabog ng pagsabog gagabi at nandoon si Bobo Gary Versas. Binulandang ng pagsabog ang probinsya ng Maguindanao dakong alas 8:05 kagabi ayon kay Maguindanao Police Provincial Director Colonel Arnold Santiago na sumabog ang isang granada malapit sa Santa Teresa Parish Church sa barangay Poblacion Dato Piang Maguindanao. Wala namang nasugatan sa pagsabog, ngunit nagdulot ito ng takot sa mga sibilyan bago ang pagsabog ay namataan ang 2 katao na sakay ng isang motorsiklo na mabilis na tumakas. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa naturang pangyayari. Nagulat live mula dito sa Central Mindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Isa namang dayuhan at kasamang Pinoy, arestado dila naman sa panggagasa doon sa Baguio City. Itong biktima, kinunan pa raw ng mga larawan at video. At nasa linya, Bombo Radyo Baguio! Nakatakdang maideport pabalik sa Saudi Arabia ang isang dayuhan habang nakakulong na ang kasama nito matapos nilang gahasain ang isang 19 anyos na dalaga dito sa lungsod ng Baguio at kunan ng mga larawan at videos ang insidente. Nakilala ang dayuhan na si Muhammad Noreldin Ahmed Usman, 26 anyos, habang nakilala ang Pinoy na kasama nito na si Vernicio Alfonso Rieza alias Noynoy, 24 anyos. Ayon sa Baguio City Police Office, inimbitahan ng mga suspek sa kanilang bahay ang biktima at dalawang lalaking kaibigan nito para mag-inuman. Nagtungo umano ang biktima sa isang silid para matulog nang makaramdam na ito ng pagkalasing. Gayunman, sinundan ito ng mga suspek at doon siya ginahasa. Ayon sa pulisya, kinuhanan pa ng dayuhan na si Usman ng mga larawan at videos ang paggagahasa nila sa biktima. Narinig naman ng mga kaibigan ng biktima ang pagpapasaklolo nito sa loob ng silid. Kaya agad silang pumasok doon at iniligtas ang biktima. Agad ding nag-report sa mga pulis ang mga kaibigan ng biktima na nagresulta sa pagkahuli ng mga suspek. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong paggagahasa at paglabag sa RA 995 o ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Kulong na ngayon sa Baguio City Jail ang Pinoy na suspek habang dinala sa Bureau of Immigration sa Quezon City si Usman para sa deportation nito. Balita mula Bombo Radyo Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan pa ang detalye mga kaibigan, magitatlong pang mga radio stations na illegal na nag-ooperate. Doon pa naman sa Region 11, ipinasara daw ng National Telecommunications Commission. Sa international news, US President Donald Trump pinapadala na sa Amerika kanyang Vice President, pinapadala niya sa Turkey upang matigil na ang ginagawang ground operation naman ng bansang Turkey. Sa sports balita mga kaibigan, ng World Champions sa Gymnastics, pabalik na ng Pilipinas mula sa Germany. Samantala muna. Hey guys, may gusto lang sana akong i-share sa inyo. Teka, yes ding dong? Yes, Derek? Choco butternut ba yan?
Butternut ba yan? Hindi, choco butternut. Hindi, butternut. Ang Dunkin' Donuts choco butternut at butternut ay parehong masarap pero magkaiba ng sarap. Kung love mo ang choco butternut, mai-inlove ka rin sa butternut. Kung love mo ang butternut, mai-inlove ka rin sa choco butternut. Derek, inagaya mo ba ako? The finest athletes in the Southeast Asian nations are going to the Philippines for the biggest ever edition of the Southeast Asian Games. November 30 to December 11, 2019. More than 10,000 athletes and officials will descend into the Philippines. Bumboracho and Star FM stations will be there. Let us all support and cheer Team Pilipinas as we win and won. Will Team Pilipinas reclaim the glory of 14 years ago when the country hosted and won as overall champion in 2005? Abangan ang walang humpay na pagbibigay ng mga impormasyon sa laban ng mga atletang Pinoy at labing isang mga bansa. Bumboracho Philippines! The official media partner of the 30th Southeast Asian Games. Fast! Paradio Bumbo! Sa lalawigan muna tayo ng Pangasinan, tatlo ang patay, kabilang dalawang bata doon sa kinasangkutang vehicular accident. May bong detalye dito ang Bumbo Radio Dagupan. DC Dido, ang mga kaanak ng tatlong katao na nasawi matapos mabangga ng vana. Nasampahan ng kaso ang driver nito na ikinasugat din ng apat pa nilang mga kamag-anak sa bayan ng Binmalay dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa mga nasawi ay dalawang mga bata. Ayon sa impormasyong nakuha ng Bombo Radyo Dagupan, ang pitong magkakamag-anak ay magsisimba lang sana ng salpukin ng kasalubong na vana papuntang Lingayen. Dadandaspat ang nagmaneho ng tricycle na Silio Di Padua. Binawian naman ng buhay ang dalawang bata habang nananatili sa intensive care unit ng ospital ang apat na ibang sugatan. Sa kabila ng panghingi ng driver ng tawad ay sasampahan pa rin ito ng kaso ng mga kaanak ng biktima. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide ang posibleng kaharapin ng naturang driver. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo! Bombo! Sa bagay naman ng Surigao del Norte, mga heavy equipments daw, sinunog ng mga rebelde. May detalye ang Bombo Radio Butuan. Patuloy pang inalam ng pulisya ang kabuang danyos ng sinunog na tatlong heavy equipment kahapon sa may barangay Campo, bayan ng Bakwag, lalawigan ng Surigao del Norte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rudy Ilandag, ang commander ng Surigao del Norte 2nd Mobile Force Company, kasama sa sinilaban ay isang backhoe na partially damaged at dalawang dump trucks na pagmamayari ng CTB Construction. Pinaniniwala ang Marabelding New People's Army ang responsable nito at kasama sa anggulong kanilang tinututukan ay ang hindi pagbigay ng management ng kompanya ng revolutionary tax sa nasabing grupo. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan, para sa Bombo Network News, ito pa si Bombo Lilibas Ruiz nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 22 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga, umapila ngayon ang dasal ang pamilya ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel para sa agarang paglilito sa kanyang sakit. Una rito ay kagabi nga ay naisugod si Pimentel sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City at ipinasok daw sa Intensive Care Unit o ICU. Ayon sa anak nitong si Senator Coco Pimentel, tuloy-tuloy ang treatment ngunit mahina na ang pangangatawan ng kanyang ama ngayon. Bago ito ay nagulat ang marami nang maglabas ng mensahe si Partido Demokratiko ng Pilipinas Lakas ng Bayan o PDP Laban spokesman Ron Monsayak ukol naman sa pagkakadala sa ospital ng tinanggurang ama ng local government code na si Nene Pimentel. Maraming mga illegal na radio station nag-operate daw sa Region 11 ipinasara ng NTC. May detalye ang Bombo Radyo Davao. Pinaninindigan ng National Telecommunications Commission o NTC Davao Region na inirekomenda nila ang pagpapasara sa higit 30 mga radio station sa buong rehiyon dahil wala umuna itong mga lisensya at nagpapatuloy pa rin sa kanilang operasyon. Una lang inayag ni Nelson Cañete, Regional Director ng NTC, nagpalabas na sila ng cease and desist order laban sa nasabing mga radio station sa rehiyon at patuloy nila itong minomonitor. Nabati na nagsagawa ng ocular investigation ng ahensya sa mga istasyon ng radyo at may nakikitang paglabag nito ang NTC. Sinabi
Sinabi rin ng opisyal na karamihan sa mga ranger station na ipapasara ay pagmamay-ari umano ng mga politiko sa mga lalawigan. Bagamat ilang umano sa mga ito ay voluntaryo nang nagsara ng kanilang istasyon dahil alam ng mga ito na hindi nila maaaring ipagpatuloy ang kanilang operasyon. Tiniyak naman ng NTC na hindi sila titigil sa pag-monitor ng mga ranger station na walang sapat na mga dokumento. May mga ranger stations na i-recommend unta na mo for CDO pero nagpalong sila. Voluntarily on their part, nagpalong sila tungod kay ginanamo nga di sila pwede ka-broadcast hangtod wa sila lisensya o franchise. Bahagi ng pahayag ni Nelson Cañete, Regional Director ng National Telecommunications Commission o NTC Davao Region. Yan ang ulat mula himpilan ng Bumbo Davao para sa Bumbo Network News. Bumbo M. Ang Dalepeña nag-uulat para sa Bumbo sa Radyo ng Pilipinas. Mas Radyo, Bumbo! Si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel pala, no, 85 years old na. So panalangin din namin dito sa Bombo Radio Philippines ang garang niyang paggaling habang siya po ay nasa ICU. Ano? Yun na rin yung kanyang mga supporters at mga fans para naman sa kanyang paggalinga. Bombo International News. Bombo International News. Bombo International News. Matitinding sanctions ngayon ang ipinataw ng Amerika sa Turkey upang matigil ang kanilang opensiba doon sa border naman ng Syria. Yan iba pa mga balita mula kay Bombo Saul Marquez. Kinumpirma ni US Vice President Mike Pence na pinirmahan na ni President Donald Trump ang executive order na magpapataw ng panibagong sanctions laban sa ilang Turkish officials dahil sa patuloy na paglusob nito sa Syria. Kasunod ito ng utos ni Trump na tuluyang bawiin ang kanilang puwersa militar mula sa northern border ng Syria upang maiwasan umano ang mga ito na makipagsagupaan din sa Turkish military. Ang nasabing executive order ay magbibigay daan din sa Estados Unidos upang patawan ng parusa ang mga opisyal na mapatutunayang sangkot sa human rights abuse at nagsisilbing banta sa kapayapaan, seguridad at kaayusan ng Syria. Tinaasan din ng hanggang 50% ang buwis sa lahat ng Turkish steel na iniaangkat sa US at nanganganib na rin umano ang $100 billion trade negotiation sa pagitan ng dalawang bansa. Narito ang tinig ni US Vice President Mike Pence. President Trump communicated to him very clearly that the United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire, and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence. President Trump reiterated his offer to mediate and arbitrate a negotiation between Syrian defense forces and the Turkish military. Para sa Bombo Network News, Bombo Saul Marquez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Doon pala sa Japan mga kaibigan, 55 na ang patay ano, sa panlasa naman ng bagyong si Hagibis. At liban dyan ay minatala rin ng mga missing pa at mahigit pa raw sa 100 katao. 100 ang sugatan naman at 16 ang sugatan. At puspusan ngayon, mabilis po itong aksyon ng mga Hapon, ano, mga Japan. Itong sa Japan, kagdaya po itong mga pagdaan ng trahedya. Itong panlasa ng super bagyo na si Hagibis. Samantala muna. Biggest Southeast Asian Games comes to the Philippines. The 30th SEA Games update. We win as one. Yes, we compete. Magkikumusta muna tayo mga kaibigan sa ensayo ng Team Gilas sa Pilipinas at ang world champion sa gymnastics na si Carlos Yulo. Mga detalye mula kay Bombo Jovino Galang. Bumibensa si Gilas Pilipinas coach Team Cone sa mabilis na ensayo ng kanyang kupunan bilang paghahanda sa 30th Southeast Asian Games. Ayon kay Cone, nabasa na gawa na ng kanyang mga manlalaro ang dalawa sa apat na bagay na nakasad sa kanilang game plan. Ayon ganitong pinapatapos ang ensayo. Isa pang dahilan niya ay ang karamihan sa mga manlalaro nito ay kasalukuyan may ensayo rin sa kanikinilang kupunan sa PBA. Ikinatuwa naman ito dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakompleto sa pag-ensayo ang 15 manlalaro nito. Nakatutok sila ngayon sa opensa at sa susunod naman na linggo ay depensa naman ang kanilang paiigtingin. Samantala, pabalik na sa Pilipinas matapos ang matagumpay na panalo sa Germany si Carlos Yulo kasama ng 19 anyos na Filipino gymnast, ang Japanese coach nito at si Gymnastic Association of the Philippines President Cynthia Carion. Nag-stop over muna sila sa Turkey bago tuluyan ang biyahe patungong Maynila.
magugunit ang nakuha ni Yolo ang kampiyonato sa floor exercise sa Stuttgart nitong Sabado para maging kauna-unang Pilipino na makakuha sa nasabing kampiyonato at ang tiyak na pagpasok nito sa 2020 Tokyo Olympics. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Doon sa nanonood din sa ating live streaming ang www.bomboradio.com, may pinapakita natin yung video clips ano dito sa winning form nitong si Carlos Yulo. Ano, good vibes lamang tayo ngayong umaga no, dahil itong kaunahang Pinoy gymnast ano na world champion. The fact na hindi naman tayo powerhouse katulad ng mga Amerika diyan, iba pang mga European countries. So hanggang ngayon, maraming mga kababayan po natin sa sports ang naiiyak ano pag nakikita nila yung reaction ano. Doon po naman sa video ano? At mga kaibigan, ano, yung pambansang awit ay for the first time sa World Championship ay doon inawit. So maging yung coach ni Yulo na Japanese ano, ay naiyak. Ano? Then, this is the first time, historic moment for the Philippines. He's just 19 years old, ano, itong si Carlos Yulo. At talaga nag-excel, sabi nga dito ng iba, ito yung sports na mag-excel ang mga Pinoy ano? Na hindi kailangan yung height. Ha? So ibabahagi natin yung kung paano believe na believe yung commentator dito sa World Championship sa Germany kay Carlos Yulo. Ito yung clips ha, parinig natin. But Carlos Yulo of the Philippines is the world champion for the first time ever at the Artistic Gymnastics World Championships. We shall hear Chosen Land, the national anthem of the Philippines played. It will be played in the honor of Carlos Yulo. He is the chosen man. But this is the man who goes into the Olympic Games as the reigning world champion, Carlos Yulo of the Philippines, their first ever world champion in artistic gymnastics. And we shall now hear, for the first time at the World Championships of Artistic Gymnastics, the national anthem of the Philippines. So yan mga kaibigan, no? Talaga naman nakakaiyak, sabi ng maraming nakapanood dito ano, si Stuttgart, Germany yan, ano? Pinatugtog ang pambansang awit ano? Dito po naman sa historic moment. Sabi nga nila, tulad ng gymnastics, maaaring mag-excel ng gusto dito mga Pinoy. Katulad din ng weightlifting sa pole vault, kasama rin tayo sa championship dyan, ano? Si Obiena. Sa boxing, muntik na tayong mag-gold. So yan ang mga sports na posibleng isulong ng ating bansa at nalalapit ng Southeast Asian Games, 45 days to go. Ang Bombo Radio Philippines po mga kaibigan, ang kabilang sa official partner sa pagsasagawa ng special coverage sa Southeast Asian Games. Sa ating mga kabombo at star nation dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan ko lamang ating mga headlines. Kampo ni na Vice President Robredo at dating Senador Bongbong Marcos magdamag na nagdaos ng prayer vigil bago ang inaasahang paglalabas mamaya ng edisyon sa election protest. Investigasyon sa mga tinaguriang ninja cops magpapatuloy. Ang nag-leave na si PNP Chief Al Bayaldi maaari pa rin daw kasuhan kahit bumaba na sa pwesto. Isang Saudi Arabian national at kasamang Pinoy arestado nila naman sa panggagasa doon sa Baguio City. Itong biktima abay kinunang paraon ng larawan at mga video. Sa ating sports balita mga kaibigan, ang world champion sa gymnastics na si Carlos Yulo pabalik na ng Pilipinas mula sa bansang Germany. Live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Nyo pa rin anchorman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Radyo Bombo! At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo!